Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pambabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Straight to the point! Live on the spot! On the spot! Nom in impossimos aliquid adversos veritatem sed pro veritate, sapagkat para sa katotohanan lamang ang maaari naming gawin at hindi laban sa katotohanan. Magandang umaga sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan Straight to the Point. Muli magkakasama ito yung lingkod Brad Eugene Gapo, Defensor Katoliko. Happy New Year po sa ating lahat. Ngayon po ay 1 ng January taong 2024. So this unang araw po ngayon ng bagong taon. At yung sinabi ko sa inyo, we have to discuss and we have to pag-uusapan natin, ha? We have to tackle about itong kapistahan natin ngayon. Hindi New Year, kundi ang pagiging ina ng Diyos ni Santa Maria na tinututulan at hindi pinaniwalaan ng mga kapatid natin na mga hindi Katoliko. At alam nyo na sa ating pagsisiyasat or pag-aaral, ang mismong demonyo lamang ang hindi tumatanggap sa titulo na iyan. Dahil para po sa kanila, hindi magiging ina ng Diyos si Santa Maria. At paano naging reyna ito? Pag-uusapan natin yan matapos lamang ang ating dasal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point! Live! On the spot! On the spot! Magandang umaga sa ating lahat at sa lahat ng mga nakaantabay, sa lahat ng mga nanonood. Magandang umaga po sa inyo lahat sa ating live sa YouTube channel, Akbay Katoliko. Magandang umaga at Happy New Year po sa inyong lahat. Dito sa ating Facebook, Happy New Year Brad, si Amor Arnold Adlaon. Happy New Year kay Brother Anton Sapal Palmah, no? Gandang umaga sa inyo. Happy New Year po sa lahat ng naabot ng ating palatuntunan. Kaya Reverend Father Ramil Corong, at sa lahat ng mga Catholic faith defender sa Diocese de Pulog, lalong-lalo na sa ating obispo si Bishop Caymari. So anyway, welcome sa ating palatuntunan. Una ay bakit nagiging Theotokos itong si Mother Mary? Simple lang. Nagiging Theotokos siya. Theotokos ibig sabihin bearer of God.
So siya yung nagbuntis kay Kristo. And Bisayan tin, and Bisayan terms, siya ang nagsabak sa atong Ginoong Hesus Kristo. At besides, kasi siya ang naglalang kay Hesus Kristo, at alam niyang mga ibang sikta, pwede lang siguro itong mga iglesia ni King Koy. Dahil hindi nila pinaniwalaan na si Kristo Diyos at saka itong siksing Jehovah na rin. Oy, hindi sila naniniwala na si Kristo ay isang Diyos. So that's why they do not believe that Mary ay isang naging ina ng Diyos. Imposible, Brad, naging ina ng Diyos. May ina ba ang Diyos? Oh, si Kuan, si Kristo, second divine person, isa po siyang Diyos. Kaya nga, ang ina niya ay si Santa Maria. Hindi lang ina sa pagkatao, okay. Nung sa kanyang pagkatao, may dalawang nature siya. Doon sa Colossians chapter 2 verse 9, likas na tao, 100% human at 100% God. Kaya nga, kung titignan natin, dalawa po ang nature ni Kristo, at hindi iniwan ang kanyang pagka-Diyos sa langit at nagkatawang tao siya dito, ay tao lang siyang normal, kundi Diyos din siya. Dala niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Dala niya lahat. Ang hindi lang niya pinagmamayabang na siya ay isang Diyos. Hindi naman siguro pinagmamayabang ni Kristo, "Hoy, ako ang Diyos." Nagmamayabang talaga siya na sabihin na lang natin, "Kaya ko itong gawin dahil Diyos ako." Okay, hindi naman niya, no? Kaya nga yung nalaman ng mga pariseo na siya po ay Diyos, aba, nagsisimula nang batuhin itong si Kristo. Sabi pa ng mga pariseo, "Hindi ka namin babatuhin sa anumang mga mabubuting gawa dahil ikaw po ay tao lamang, pero ginawa mong Diyos ang iyong sarili." Di ba yung mga ganyan reason sa mga pariseo? So, sino ba ang ina ni Hesus Kristo? Walang iba kundi si Santa Maria ang ina. That's why nagiging ina siya ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Saint Elizabeth sa Biblia. Ano ba ang sabi ni Santa Elizabeth sa Biblia? Basahin natin ang Biblia sa sulat po ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 42. Basahin natin to. Sinabi niya, napasigaw siya sa galak, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan." 43, "Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?" Ano ba ang Panginoon? Diba sabi sa Salmo 100 verse 3, "Kilalanin mong Diyos ang Panginoon." Sa Bisaya, "Ilha nga Diyos ang Ginoo." And that is why musugot nag sumadili si Santa Maria na himo yung inahan sa Diyos. Musugot nag sumadili si Santa Maria na himo yung inahan sa Diyos. Na itinuod. That's reality. Hindi natin yan magigiba sapagkat titulo yan ng ating mahal na birhen. Normal na ang mga alipuris ng demonyo ayaw talagang maniniwala. Dahil sabihin nila na hindi namin tanggap yan. So what? Hindi nyo tanggap. Hindi namin ito ipinipilit sa inyong maniwala kayo. Nasa sa inyo na yan. Kaya nga kaming mga Catholic faith defender, ang aming mga kaparian ay hindi sila Diyos. Kami hindi kami Diyos para i-convert kayo. No. Trabaho ng Diyos na kayo po i-convert. Kami ay instrumento lamang. Kaya nga sinasabi ni Saint Bernadette, "My job is to inform you, not to convince." Kasi ang pag-convince, trabaho yan ng Diyos. So kapag ayaw ninyo, and so what? Wala na kaming pagkalam sa inyo. Ang importante ay ipinangaral namin kung ano ang tama. Maayong buntag, bro. Oy, marunong ka na palang mag-bisaya.
sa kaka-follow ng ating programa. Pero anyway, well, may Bisaya ako pero konti lang, no? Ihalo ko dito. Lahat na ng live ko Tagalog. Oy, oy, ano ba 'to na nasipyat atong background? Hindi papatuhin. Ilan sang lang taka sa cross, ano ba 'to? Si Cecilia Palchuna, mauna si FD Alipuri sa demonyo. Isa may gaingon ni mo si FD Alipuri sa demonyo. You know what is Catholic faith defender means? And you know what is the roles of the Catholic faith defender? Dapat alam ninyo yan. Kung ano ang role ng Catholic faith defender. Yung sinabi ninyong alipuri sa demonyo, madali lang yan. Ang importante, mayroon ba kayong ebidensya? Mayroon ba kayong ebidensya na ang mga Catholic faith defender ay alipuris na demonyo? Kung mayroon kayong ebidensya, ay nadiri. Now, ebidensya, maglatag kayo ng mga ebidensya. Pasudla ko ni Modong, pasudlon ko ni Modong, nakakuan tayo, naka-OBS tayo, so hindi pwede na pumasok ka kung gusto mo video call. Sige, i-adapt ko na lang dito. Ito yung para mas klaro. Good morning sir, happy new year si Brother Lenore Flores. Good morning bro, happy new year. Salamat nga kay Joey Kababat, si Father Reverend Father Darwin Gitgano. Happy new year po sa inyong lahat dyan, sa may punto por punto. Yun nga, kapistahan ni Santa Maria ngayon. Ay ang kaso, hindi ako nakapagsimba. Hindi ako sinungaling ha. Hindi ako nakapagsimba ngayon dahil nagising ako alas 7:45 na. Papatapos na yung simba dahil bilar talaga. At least nakasimba tayo kagabi. Sino ba itong ay sandali lang. Ito tumawag si Kwan, si tawag nito si Balasabas. We have to answer this. Hello.